Tilapia sa Batangas at bangus ang ibinibenta ni Evelyn Villablanca sa Balintawak Market sa Quezon City. Pero nang pumutok ang Bulkang Taal, wala na siyang tilapia ang mabenta. Yung amo ko, talagang meron silang palaisdaan doon. Kaya wala kaming tilapia. Ayon sa mga nagtitinda, tilapia ang hanap ng maraming mamimili. Hinahanap nila tilapia, wala namang baba. Nagpukos kami sa bangus na lang. Wala pati yung supply. At kahit walang mabiling tilapia, nagbabla pa rin ang DOH at Department of Agriculture na huwag munang kumain ng tilapia o anumang isdang galing sa Taal Lake. Ano bang hindi tayo sigurado, might as well be cautious, no? Because we know that toxic substances have been thrown out of the volcano and the dissolvian sa tubig natin. Then pag na-ingest natin ito, maaring mailipat sa katawan ng tao itong mga toxins na to. At kapag nakain, maaring ma-food poisoning at makaranas ng gaya ng pagsusuka, pagtatae at pananakit ng tiyan. Papasampo ng sekretary ng mga BFAR sa mga locations sa Taal Lake ang quality, water quality, ang sewer content ng water para ma-determine safe ba yung tilapia o tawilis pangkainin. Pero nilinaw ng DA, naligtas naman kumain ng tilapia na mula Pampanga, Cordillera o Bulacan dahil hindi ito apektado ng pagsabog ng Bulkang Taal. Yun nga lang, tumaas na ang presyo ng tilapia at ng ibang isdang galing ng ibang lugar. Mula 120 pesos kada kilo kahapon, nasa 140 pesos na ang tilapia galing Pampanga. Sa ngayon, nasa halos 600 milyong piso na ang pinsala ng pagsabog ng Taal Volcano sa agrikultura. Kagabi, namigay si Pangulong Duterte ng 160 million pesos na halaga ng fishery at livelihood assistance sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa Batangas. Jasmine Romero, ABS-CBN News.